Zoom moments. Do you turn on your camera? Behind every Zoom meeting, I am... Oh. The most embarrassing moment. You thought you are muted, but not. Hi, Evange. Hi, Kuya Ronnie. Welcome to my talk. Good evening. Hello from Laguna. Diba, Evange? Nasa Laguna ka ba? Yes, nasa Laguna ako ngayon. O yan. Si Kuya Ronnie, nasaan ka ngayon? Nasa Canada ako ngayon. Medyo maaga dito. Fellows, ang topic namin ngayon. Kasi talagang paubos na yung topic ko. Baka meron kayong suggestion. Comment below. Ang comment namin ngayon, pag-uusapan namin ang work from home works. Kasi naka-work from home kayo. Gano'n ka nakatagal na work from home, Kuya Ron? Na nag-start yung pandemic, talagang winner from home talaga kami. Pareho pala tayo kasi kami din, simula last year, no? Work from home na kami. Di ba kami pinapapasok? Ikaw, Ate Vance, iba naman yung story mo. Kasi di ba, nag-resign ka in the middle of pandemic. Am I right? Oo. Ang tapang ko dun, girl. February 2021, nung officially umuwi ako dito sa Laguna at natapos ang work ko sa Manila. Actually, reason ko dun is hassle kasi yung biyahe. Tapos, luckily, Ate Vance, ngayon, na-hire ka recently. Pero work from home setup kayo. Work from home setup pa rin siya. So guys, kilala ko kasi sila, mga kuya-kuyahan at ate-atehan ko sila from library science last, basta huwag natin banggitin kung anong year. Eventually. Simulan na natin to. Please introduce yourself a little, Ate Vance. Ano ba yan? Ba't ako una? Ladies first, ano ba? Sa kalikot. My full name is Evangeline Austria. I graduated 2012, Bachelor of Science in Library and Information Science. And actually, a few months after graduation, nakapag-work na agad ako. Ang first work ko ay sa Alabang, isang international school. After 1.5 years, I transferred to Manila. Isa naman siyang training center for maritime students, seafarers. 7-8 years, I'm currently affiliated with Library Journals Enterprises Company. And I believe, may mga part-time ka pa. Oo, girl. Sobrang dami kong, in-explore. Kasi parang sabi ko, ayokong matali lang sa pagiging librarian. Kasi medyo mahirap maghanap ng work ngayon. Actually, I've tried. Pero mostly kasi, setup nila is puro office-based. Prefer ko talaga siya na mag-work from home sa ngayon na hindi pa masyadong stable. Natutuwa kong mag-bake during the span of time na nag-stay ako dito sa bahay. Mag-graphic designing, basic graphic designing. Meron din akong mga courses na ina-enroll, like being a virtual assistant, yung mga ganon. Actually, ang dami ko nang in-applyan. BPOs, in-applyan ko din yan. And meron akong isa pang part-time ngayon, which is yung encoding. So, yun. Sobrang daming racket, sobrang daming enhancement ng skills na ginawa since nung nag-resign ako. In fairness, later mas pag-uusapan natin yan, pero dumako muna tayo kay Kuya Ronnie. Hey, Ronnie! Introduce yourself. I'm Mr. Ronnie M. Guerrero from, graduate ako sa University of the East ng bachelor's degree and yung master's degree ko doon din. And then, affiliated ako sa Fiat University. So, since nung nakagraduate ako na 2014 ng BL, nung third year ako sa UE, may pinasukan na ako na ahensya ng gobyerno talaga na for OFW. Basta sa bandang Ortigas din Pinupuntahan namin siya every Saturday ni Sir Eric. So, ang trabaho namin doon, nagkakatalog lang kami. And then yung mga publications nila talagang inaasikaso din namin.
Ang pinaka-mission lang namin doon, maitayo yung library. Eh, dati, alam ko ahead kay sa akin eh. Mas ahead si Banggi sa atin, di ba? Kasi first year pa lang ako eh, nalalayan ako nun pagka-enroll. Magulang? Ay, presidente. Oo, siya yung president doon. Presidente ko kayong dalawa eh. Hindi, kasi ko yung Ronnie. Si Sir Eric kasi magkapatid sila, librarian din sa abroad ngayon si Sir Eric. And hopefully mag-guest din siya soon, no? Yeah, kaya nag-library science si Kuya Ronnie. So ayan na nga, in connection, why took library science as a course? Kuya Ronnie. Ang may kagagawan sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon, sobrang yung kuya ko talaga. Kasi ano eh, matatawag ako sa mga listahan ng mga shifters. Ang first course ko talaga is IT. So nung nag-transfer ako sa psychology, yun, talagang nagustuhan ko na siya talaga. And then, nung third year na ako, bigla akong kinausap ni Sir Eric. Maganda na yung kalagayan. Nasa AIM na kasi siya. Sabi ko, third year na ako, gagraduate na ako sa psychology. And then sabi ko talagang ayaw ko talaga. What made you say yes? Nung sinabi ko na ayaw ko talaga, biglang sinabi niya na, sige, yung next year mo, ikaw magbayad sa sarili mo. Sabi sa akin. May pananakot na nangyari. May pananakot. Pa-oo ko ni Sir Eric. So, yun, tinry ko naman. Minsan talaga, may mga bagay na inalaw talaga si God. Para talaga sa'yo, binibigay talaga eh. Kumbaga, yun. Si Ate Vange kaya, alam mo, very historical din yung kay Ate Vange and influence din. Actually, yun nga, influence din siya ng nanay. Hindi ko talaga gusto mag-LS before. Nung sinabi niya sa akin na, mag-take ka ng library science. Anong gagawin ko doon? Bakit? Kasi hindi talaga yun yung first choice ko. Yung auntie ko din, actually, LS din siya. Librarian din siya. Pero pagka nag-go through ka naman dun sa subjects mo, sa LS, magiging masaya ka din. May mga madidiscover kang bagay na, ay, hindi lang pala basa-basa ang library science. Mahirap din pala siya. Try nyo mag-cataloging. At saka indexing. Di ba? Hi, Sir Buen. Aminin nyo naman, Kuya Ronnie at Evange, dahil sa kurso natin, nakabuo tayo ng LS family. Di ba? Sa sobrang liit natin, wala tayong choice kundi maging friends ang isa't isa. Totoo lang, tatablayin ka na namin, Bangge eh. Wala lang talaga, okay lang talaga tayo eh. So si Bangge laging yan. Kaya natin sinama yan kasi nag-aabono yan. At saka nag-libre siya sa Idasal. Naging sponsor yan ng island hopping. Oo. Much, much, much later. Okay, so dito na tayo sa ating main topic. Pero before ko tanungin yun, may I know kung paano yung daily routine nyo na may kasamang work from home. Ako muna mag-uumpisa. Daily routine ko talaga. Gigising ako ng 8:30 kasi 9 a.m. yung start ng work from home ko. Tapos maglilinis ako. Kasi yung kain ko brunch na like mga 10, 11. So, pag nakapagwalis na ako, sisimulan ko na yung araw ko. Minsan, nag-workout muna ako or in between. Tapos, mag-work na ako kasi hanggang 7 kami, 9 to 7. Yun, wala naman ako masyado work from home routine unless may mga task ako like maglalaba or mamamlansya. Nasisingit ko siya. Yun. Tapos, minsan, magbabang. Ikaw, Ate Vange, paano yung daily routine mo nung work from home na yung setup? Actually, parang halos same tayo. 7 to 8, ganyang oras ako nagigising. Tapos, una kong i-check yung mga sideline ko, kung anong updates, kain, tapos kilamos, ganyan. Tapos, saka ako mag-work. So, usually, nagsastart ako ng work ko 9 a.m. Tapos, may mga breaks yan in between. Kasi nga, dahil work from home ako, tsaka puro sideline lang naman, hindi naman ako employed talaga. Yeah. Yung work ko is, minsan umaabot ng madaling araw, ganyan. No, hindi ko napapansin yung oras, mag-aalas 12 na pala, Diyos ko. Kinda challenging yung case mo kasi yung work from home, hindi lang siya intended for one company. Oo. Sobrang dami kong aligaga ako everyday, girl. Ewan ko sa'yo, girl, kung paano mo na pagsasabay. Si Kuya Ronnie kaya, paano yung daily routine ng lalaki pagka may work from home? Siguro pag gising ko, di ko kasi narinig sa inyo, di kayo naligo eh. Ayun na nga, kuya.
Kaya siguro pagising ko, maliligo muna ako, syempre. Para naman ano, ayan na. Alam nyo na, alam nyo na. Naliligo. Actually, sinulat ko siya. Sabi ko, parang nakalimutan ko isulat yung isabihin yung naliligo. Huh? Oy, in my defense, naliligo ako, no? Araw-araw. Oh. Ano, ako kasi yung... paliwanag bang gay. 8 semesters later. Akin kasi is, wala kasi ako specific na oras sa work from home schedules ko. Kumbaga parang, flex. More on paperwork ako, and then talagang ano, talagang flex hours ako. So pag may hiningi yung company sa akin, ano yung mga kailangan gawin, orientations. So, yun yung mga, deadline na lang siya. Para, hindi mo siya kailangan tapusin. Kaya ang nakaschedule lang naman sa amin, mga meetings lang. Buti ka nagta-time in, walang ganun. Wala naman. Later that night. Ano muna yung mga work from home struggles or mga inconvenience na nai-experience mo? Let me start. Ako, yun nga, minsan, hindi ko na namamalayan yung kain ko. Dumating sa point na inuulcer na ako. So, parang minsan, you'd rather finish muna your task. So, ako yun yung struggle ko. Second is yung task management. Kasi, nangyayari, nag-OT ako. Kasi, di ba, pag nasa bahay ka pala nagtatrabaho, gusto mo na lang tapusin lahat. Kasi nasa bahay ka naman. And lastly, syempre, lahat tayo na-experience to. Ngayon pa nga na-experience ko, internet connection. True. Ang pinaka-struggle ko talaga ngayon sa work from home. Kasi kayong dalawa, ano kayo eh, employed pa rin kayo kahit work from home kayo eh. Ako, ang problema ko sa work from home is clients. Ang paghahanap ng clients. Yun talaga ang pinaka-problema ko ngayon. Whatever it is sa baking, sa graphic designing, or yung dun sa journals, yun yung motivation ko ngayon eh, araw-araw, na hindi porke walang bumili sa'yo ng baked products, walang nagpagawa sa'yo ng designs, or walang bumili sa'yo ng journals, does not mean you're not effective as a person na ginagawa yung trabaho mo. Kasi kami ni Kuya Ronnie, parang may challenging part din naman. Like turning your services into online. Di ba, Kuya Ronnie? Kung paano ka magiging effective na librarian online. Which is, I know, lahat ng librarians medyo naramdaman yung struggle. Pero yung sa'yo, ang naging challenge talaga is yun nga, sa client naman. Sabi nga nung isang client ko, it's about finding the one. Sa client. Nag-struggle din naman kami sa quick transition din talaga sa, yan, sa nangyari. Siyempre, wala din naman kasing nakakaalam na mangyayari to sa atin. Kasi tayo mga bagong sibol na librarian talaga, kaya natin mag-adapt. Pero hindi lahat kayang sumabay. May sell site na kami dito sa totoo lang. Nagpakabit kami. Ang yaman! Ronnie Broadband. Shout out, Sir Ben. Sabi niya, pag pumasok ka sa LS, ang pinakatandaan mo lang bago ka lumabas, pumili ka ng library na pinakagusto mo. Apat lang naman yan. Sumuba sa public, academic, school, or special. Yung talagang magpapatuloy sa'yo sa paggalaw. Hanggang mamimiss mo rin sa totoo lang. Mga co-workers mo. Totoo. Mamimiss mo rin talaga sobra. Yung para mga alas-stress na kapihan. Ano ka, extrovert ka. Medyo may anxiety pag work from home. No, grabe. Pagdapakantandal mo eh. Lumabas na ng bahay, no? Ano pa? Oh my gosh, ganito na pala yung labas ng bahay namin ngayon. Parang ang nakapuno pala dito. Halo, may kapitbahay pala kami. So, ayun na nga, napag-usapan na natin yung struggle, work from home struggles. Doon naman tayo sa mga perks or advantages of being in a work from home setup. Okay, sisimulan ko ulit. Naging advantage sa akin, since gusto ko yung nag-multitask. Minsan may mga sinasabay akong house chores. Kasi dati, pag office based tayo, gagawin mo pa yon after work. So nakakapagod. Ikaw, yung 8 hours mo, pwede mo nang gawin lahat. Magagawa mo na siya. Tapos magiging rest mo na lang yung the whole night. Tapos yung perks pa, siguro mag-agree kayo dito. Yung sleeping time,
Kasi dati 6 hours lang. Ngayon, parang nakaka 9 hours na tayo. Talagang kaya nag- Hello, 12 hours sleep. As well as yung damit. Hindi mo na, ang tipid natin sa makeup, Mom Shi. Aminin mo yan. True. Wala tayo masyadong mga pinagbibili ngayon na lipstick, na damit. Kasi ngayon, tulad ngayon, nakapang, ano na ako, good night dress na ako. Pero naglagay na lang ako ng blazer. So yun, at saka yung productivity. Though productive din naman pag nasa office ka, doble lang siguro pag work from home. Ewan ko lang sa iba if it works for them. But for me kasi, I'm enjoying work from home naman. So yun lang. Ikaw, Kuya Ronnie, ano yung naging perk sa'yo ng work from home? Kasi diba, sa ikaw marami ding mga opportunities na dumating. Like yung online sell ka, diba Kuya Ronnie? Sobra-sobra tulog, wala kang gastos, nakakain ka ng tama sa oras. Maganda rin yung hindi ka bumabiyahe. Pore! Ano, hindi ka nagmamadali. Nung nandito ako sa bahay, ano, magulo yung isip mo. Kaya ang ginawa ko talaga nun, binayara ko talaga lahat ng utang ko muna. Sa lahat, sa mga tao. So yung naging perk sa'yo, Kuya, parang na-budget mo yung money mo? Oo. Pumasok ako ng rider sa doon sa isa kong kaibigan na may restaurant. Ano, nagtayo kami ng business ng girlfriend ko. Totoo lang, tinatamad kasi kami sa bahay. Yung learnings tsaka experience mo, yun yung pinaka na-earn mo talaga. Yung lakas ng loob. Isipin mo nga, hindi mo naman ginagawa dati, nag-aalok ka ng something, di ba? Nakakatuwa ka dyan! Nakakatuwa na may mga na-discover ka pa sa sarili mo na sa edad kong to, pero mas matanda pa rin si Kuya Ronnie. hindi barrier ang age to learn new things. So salamat sa work from home. Marami akong time to explore ano pa yung kaya kong gawin at ano pa yung bagay na mag-e-enjoy akong gawin while earning. Yung mga ganun. Tsaka aminin nyo, no, because of work from home, we were able to touch others' lives. Parang lumaki yung network natin, di ba? Totoo. Text portion ng discussion natin would be Zoom moments. Medyo awkward pa ako kasi parang ba ito? Oo, di ba? Ako din parang, oh my gosh, online meeting. How does that work? Pero sobrang nasanay na ako. Like, alam nyo ba, to the point na nagiging host na ako ng mga meeting. O kaya yung technical assistant ka pag may mga Zoom. Mga master mo na ang mga pag-mute. Pero ito, ikaw Kuya Ronnie, do you turn on your camera? Pag may presentation ka or ikaw yung naka-talk ka doon, kailangan talaga, syempre. Kung wala ka namang kinalaman doon, talagang dapat nando ka lang sa meeting. Eh, pwede naman kahit naka, ano lang. Nakahiga ka. Joke lang. Ikaw, what about? Ito yung first matinong Zoom meeting ko na with interaction talaga. Kasi usually yung mga Zoom meetings ko, attend lang ng seminar, mga ganyan. Matino pa to, ha? Matino pa to, nalagay na to. One eternity later. Behind every Zoom meeting, I am not super dressed up, like super maayos yung dress, and no makeup. Behind every Zoom meeting, I'm working. Kuya Ronnie, kaya ano pong ginagawa mo? Ito. Pag-itag yung boss ni Kuya Ronnie. Pinamatak pa mo, ah. Behind every Zoom meeting, there's a background song, yung tilaok ng manok. Seryoso yung meeting, tapos kailangan naka-unmute ka, tapos may titilaok ng manok. Kanina nga, na hindi tayo nag-zoom meeting, wala namang ingay, tahimik at tahimik. Nung magsasalita tayo, abay, biglang kumanta! Biglang nagkaraoke! Nakakaloka! Si Kuya Roddy, alam ko kung ano yun. Behind every Zoom meeting, ano? There's a pep behind you. Matuta ako. Si Chopper tsaka si Jai nandito. Buti nga natulog ngayon eh. Last question. Most embarrassing moment, you thought you are muted, but not. Ako, guys, ano, kasi dalawa yung Zoom meeting ko noon. Siguro yung pinaka-workaholic day ko. Tapos, akala ko nakamute yung isa. Akala ko nakamute siya. So, ang kinakausap ko pala is yung isa kong pa-Zoom meeting. So, parang,
hala, ano ba to? Hindi naman pala ako yung kausap. Parang ganun. Medyo epic, di ba? So, yun lang. Ay, ikaw, Kuya Ronnie. May most embarrassing ano ka ba moment? Nanonood kasi ako ng balita, no? Hindi naka-mute eh. Pag bigla nung flash report eh, dinilig ko sa meeting eh. Nagulat sila eh. Ayun! Ikaw, Ate Vash, may na-encounter ka na. Wala eh. May embarrassing moment ba ako ngayon? Baka ngayon pa lang siya mangyayari. Baka ngayon pa lang, girl. Much, much, much later. Okay, so we're down to our last part of our episode. So ayan, si Ate Vash kanina, excited na excited talaga yun mag-promote. Para sa mga library institutions na naghahanap ng printed and some online na library journals, you may contact me. Tsaka yung mga ano, yung mga small business owners dyan na naghahanap ng gagawa ng mga pang logos nila, ng mga pang marketing nila para sa ano, para sa small business nila. Murang-mura lang. Tapat-tapat po. All you need boutique, medyo muro pa, puro pa nga ano, cosmetics, sabon-sabon ganyan. Tapos okay. Yung mga baked products andun din. Okay. Baka meron din yung mga Japanese students na ano, nag-online English class din ako. Sabi sa iyo, sobrang dami kong sideline ngayong pandemic. Karpintero ka ba? Kuya, nalalapag sa sabay-sabay yun, pakla. Pero, I salute you. I'm proud of you. Shoutout naman sa mga LS family natin dyan. Yes, bumili na kayo sa akin. Baka naman. Kuya Ronnie, ikaw na nga nang gigigil ako dito sa... Nagpapasalamat lang ako. Siyempre, na-invite kami rito sa Vlogger Librarian. Yeah. And shoutout sa mga ano, sa mga students from PAT University. And magiging okay din na lahat. Sa business naman, tignan nyo na lang yung page namin, RS Backup. And siguro yung ano, yung gaming page ko, Ron X Game Hub. Okay. Guys, meron din akong favor, shout out. Shout out ko lang si Sir Lau Kipaan. Kasi meron siyang YouTube channel. Please subscribe to Pretamol. PRETAMALL. Vlog and diary of featured products, road trips, exhibits, tourist attractions, museums, archives, libraries, and landmarks. So, ayan, subscribe tayo kay Sir Lau. At saka good luck sa mga business nyo and sa work from home na I hope everything will get better na soon. At makapag-vaccine na tayong lahat. Hello. The takeaway ko lang sa vlog na to, whether you are working from home or sa office, we have to treasure our jobs. Kasi isa to sa mga buhay sa atin, lalo na ngayon. No? Ayun lang, Kuya Ronnie at Evange, thank you so much for your sharings. At sana makapagkita na tayo soon at makapag-pitch na tayo, diba? Thank you guys, and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye! Thank you.